Ay, mga kamakina, may machine tayo dito. Ang sira niya ay... air detector problem. Yan. Air detector problem. Calibrate lang to. Tingnan natin. Problema na ito, ikakalibrate lang natin to. Madali lang to. Air detector alarm. Bali, ito yan. Kakalibrate natin. May video na ako nyan, pero bibigyan ko pa rin. Para kahit hanapin nyo nang hanapin, at least marami siyang ano, video na how to calibrate the air detector. Pakita lang natin yung conductivity pati temperature. Inaamangat na yung temperature. Calibrate na natin to. Pakita ko ulit sa inyo kung paano i-calibrate. Kailangan lalabas muna yung air detector. Ayan, kailangan lumabas yan, air detector alarm. Kailangan lumabas yan. Tapos balik ko lang to. May pin dito na kulay blue. Yun ang isi-switch nyo lang. Ililipat nyo lang. Bale ito. Ito yung blue. Ipat nyo lang sa kabila. Kasi ilaw na yan. Yan yung ika-calibrate natin pag umilaw na yan.
bale itong dalawa. Unahin muna natin to. Yan, nawala yung ilaw, balik na lang konti. Pag umilaw na, tama na yun. Yan, binabalik ko konti. Pag umilaw, tama na. Hop, tama na yan. Yung isa naman. Yan. So, ibabalik ko lang onte. Onte, hop. On natin onte, hop. Yung isa, i-guess natin. Ito. Ito, tama na yan, ganyan. Tapos, pag na-calibrate nyo na, ibalik nyo na ulit itong blue pin. Itong blue, balik nyo sa dati. Tapos itatry nyo na, tanggal-tanggalin nyo. Kailangan pag tinanggal nyo, bigla agad mag-ano. Pero pag nag-take time, calibrate nyo ulit. Kailangan ganyan. Pero pag yung pagtanggal nyo, tapos maya-maya pa namatay, calibrate nyo ulit. Ngayon, itetest natin siya para malaman natin na okay yung level detector. Ayan, itetest niya na yung level detector. Titignan natin kung papasa. Ayun na, pumasa na yung level detector. So, okay na yan. Wala na tayong problema. Ibalik na natin to sa dati. Yan, pagkatapos natin i-test to, i-heat disinfect na natin para magamit na sa labas. Meron pa tayo isang machine doon. Yung problema niya, not sending data. So, baka actuator board yun. Try natin mamaya. Subukan natin. Tapusin lang natin yung test nito. Pagkatapos sa i-test, i-disinfect na natin para magamit naman.
Yan yung problema niyan, yan yung masinano nagsasabing no sending data. Pinulot ng katrabaho ko, so titignan ko ngayon kung anong nangyari dito. Baka madumi lang yung mga board or ang ano ko diyan, actuator board or functional board, dalawa lang. So tataray natin to, meron naman ako ditong functional. Try natin. Malapit na to. Pagkatapos na ito, ito na magagawin natin. Yun na, natapos na yung test niya. Okay na tong machine. Next video na lang tayo para dito sa isang machine. No data. No data sending daw, sabi ng katrabaho ko kanina. So, tignan natin kung ano nangyari dyan. Dalawa lang yan, functional board, actuator board. Pag talagang ano, motherboard na yan. So, test natin yung diasave. Test ko na rin yung diasave para isang test lang. Hanggang dito lang tayo mga kamakina para sa pangalawang video do sa isang machine, okay? Pagkatapos ng diasave test, i-disinfect ko na siya, okay? Salamat mga kamakina, please like and subscribe Kamakina Vlog, okay? Pati bukid ni Kuis. Thank you mga kamakina.